Good morning, guys! My name is Kuya Mikey. Welcome to my channel. Guys, pag-usapan naman natin ngayon yung tubig. Tubig alat. So, kasi nga, meron isa mga subscriber natin na napadalaw sa atin. Papakita ko sa inyo. Bisita ngayon na kukuha daw ng ating mga alagang fingerlings. Si ate, tapos si kuya, tapos ready daw silang kukuha ng ating fingerlings na itong alaga nating fingerlings. Sita natin sila ngayon at gusto nilang tingnan ng ating... Anong nangyari kasi gusto nilang bumili o kumuha ng fingerlings sa atin. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon, yung survival ng ating tilapia sa tubig alat o sa brackish water. So, yun guys ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, alam nyo ba hindi lang tilapia ang pwedeng mabuhay sa yung brackish water o tubig alat, tabang? So, pwede rin ang hito. Merong mga species ng mga hito na pwedeng mabuhay din sa tubig alat. Katulad yung brackish water nga sinasabi ko. Hito, pwede. Tapos yung hipon, kasi may mga variety rin na hipon na pwede sa tubig alat, pwede rin sa tubig tabang. So, hindi lang yon. Pero siyempre, yung bangus. Bangus, siyempre, talagang tubig alat yan. Talagang nabubuhay yan sa tubig alat. So, yun guys ha, hindi lang tilapia ha. Pwede rin na hito, pwede rin hipon, at pwede rin bangus. Bangus talaga. Okay guys ha, pag-usapan natin ang tubig alat, ang survival ng ating tilapia. So, yung guys, para makapag-survive ang iyong tilapia sa brackish water, so meron kang kailangan malaman. So ano yung mga pwede mong malaman? Unang-una, kailangan mo malaman yung percentage ng alat ng iyong kasi nga sa brackish ka may alat, may tabang. Kailangan nasa 50%, 50% na tabang, 50% na alat. So yun ang kailangan mong malaman. So ibig sabihin, ito isang tip no, pagka sa brackish water. Kapag ang tubig mo high tide, meaning ang tubig alat ipapasok sa yung fish pond. So, huwag ka magpapasok ng yung tubig. So, kapag ka low tide at ang galing naman ang bundok, ang yun, kasi dalawa yan eh, galing dagat at galing bundok. So, pagagaling bundok naman yung supply ng tubig at naglo-low tide, so, that's the time na pwede ka magpapasok ng tubig. Kasi pagka 100% mo na at pinapasok mo ang yung tubig sa tubig alat sa yung fish pond, meaning mataas na ang percentage, maari magkaroon ka ng fish kill. So ang requirement lang 50 to 60, 69% sabi ni Google ang salinity ang kaalat ng yung pwede mong ipasok. Pero pag sumobra doon, hindi ka na pwede. Magkakaroon ka ng problema sa iyong mga alagang tilapia. Kapag nagsobra ka na ng mga 70-80%, so maari ka na magkaroon ng fish kill. So yun number one na kailangan mong malaman. Yung percentage ng tubig na ang pangalawa dapat mong malaman, yung size. Yung laki ng iyong tilapia, yung fingerlings na pwede mong ilagay doon sa pinaka-brackish water. So, ang kailangan mo siguro yung mga size 22 o size 14, yung medyo malaki-laki na, yung mga dalawang guhit ng daliri mo, ganito na kalaki. So, yun yung pwede mong alagay. Kasi, huwag kang maglalagay ng fingerlings na yung kasisilang pa lang o galing pa lang sa inahin. So, 1 week pa lang. So, huwag kang gagamit doon. Huwag kang maglalagay ng tilapia na fingerlings na gano'n. Siguro, kailangan mo na sa 1 month. 1 month na, medyo malaki-laki ng iyong fingerlings bago ka maglagay. Kasi, sigurado magkakaroon ka ng... Kasi maninibago eh. From fresh water to tubig alat. So, maninibago talaga. Maaring may mataas ang percentage na mag-fishkill kapag depende sa laki ng iyong tilapia na ilalagay na fingerlings doon sa iyong fish pump. Kaya kailangan mo rin ng size. Is either size 22 o size 14 o size 17. Medyo malaki-laki na ang iyong tilapia na ilalagay sa iyong brackish water para makasurvive ng ang iyong tilapia sa brackish water. Guys, additional information. Hindi lahat po ng tilapia ay pwedeng mabuhay sa brackish water o sa tubig alat. Kaya nire-required na mayroong mga species, mayroong mga ibang tilapia na talagang pwedeng nabubuhay sa ating tubig alat. Hindi po lahat pwedeng mabuhay ang ating 50% tabang, 50% na alat. Tapos idagdag ko na rin, meron tayong time frame, meron tayong adaptation time na tinatawag na mag-observe ka 1 week, 2 weeks, after 1 month kung magsusurvive ang iyong yung adaptation time nga. Tingnan natin kung magsusurvive siya doon sa brackish water. Hello guys, mabilis ang shoutout. Shoutout kay Arif Saint ng Taiwan. Ingat kayo dyan guys. At tapos kay Race
Ray's Homemade Dessert ng Botolan, Zambales. I think ano sila, nag-re-require sila ng mga catering o any occasion. So yun guys, kung gusto nyo magpa-shoutout, comment nyo below, comment nyo para at least may shoutout ko kayo every video natin na matatanggap. Okay guys, pero subscribe nyo na rin. Okay guys, ito ulit yung Kuya Mikey. Salamat sa panonood. Bye-bye!